Sir Vince, paano po kung nag-apply ng US Army ay maari po maging US citizen agad? Hey guys! Today, andito tayo ngayon sa NASA Space Center. OMG! Sobrang ganda dito. Wow! Feeling! Nakamasige, hindi pwede yata tanggalin pero andito tayo sa... Bili tayo nitong ano, mga merch ng NASA para legit, 'di ba? Ayun, so medyo pricey pero 'di ba? Maganda naman siya. Okay, so you guys.
Thanks over there, Lee. Crystals. How's that? Alright, let me help you. This is your hand. Hello guys! Tapos na kami dito sa NASA Space Center. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang nabisita dito sa channel ko, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create different videos about my journey here, mga buhay Amerika, at yung mga Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. I upload every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. Sumasagot tayo ng mga comments doon sa last video. Kaya simulan na natin! Pedro Mac 68, totoo po ba na mahal din magkasakit dyan dahil may copay na binabayaran? Kasi yung sabi ng friend ko na naoperahan sa puso, may copay na malaki rin binayaran. Correct me if I'm mistaken. Pedro Mac 68, depende sa insurance plan mo yun. Merong insurance plan na hindi ka na magbabayad ng copay, meron namang insurance na magbabayad ka ng copay. Ano ba yung copay? So yung copay, yun yung portion na kailangan mong i-shoulder. Tapos meron ding tinatawag na co-insurance. So yung co-insurance, yun yung portion na sasagutin ng insurance company. Yung copay, ikaw. So again, depende sa insurance plan mo yun. Kung mas mahal yung premium na binabayaran mo, merong mga insurance plan na wala nang copay. Pero depende yata sa klase ng procedure, klase ng sakit. Pero yun nga, normally yung mga office visit, I remember sa akin dati, yung mga consultation free, tapos yun nga, pag merong operasyon, merong portion na sagot si insurance company, tapos meron ka pa rin kailangan i-shoulder. Mahal pa din siya, hindi siya sobrang mura. Let's say dun nga sa operation ko nung 2019, ang total ng hospital bill ko was $17,000. Grabe, diba? Opera lang naman sa pigsa yun. Ang lala. Pero kaya siya nagpamahal kasi binayopsi pa yun. So, hindi naman papayong doktor na tanggalin lang yung pigsa dun. Siyempre, alam mo naman dito, medyo ano, kailangan alamin ko anong meron dun sa loob. Pero, buti wala naman. Anyway, going back nga dun sa hospital bill. 17,000 yung total nun. And then, yung 15,000 sinagot nung insurance, yung 2K na balance, yun yung kailangan kong i-shoulder. Pero bilang mabigyan 2K sa akin ng isang bagsakan lang, in installment ko. So, yun yung kagandahan dito kasi maraming installment. So, so going back to Pedro Mac 68, tama, medyo malaki pa rin yung babayaran mo. Mas okay na may insurance ka kasi kung wala kang insurance sa hospital ka, good luck talaga, 'di ba? So nakakatulong pa din. Pedro Mac 68 ulit, yun pong sabi niyong mag-aral dyan, triple daw mahal ang tuition fee compared sa Pinas, kaya student loan, totoo po ba? Totoo din, meron ako mga coworkers before na napag-uusapan nila yung student loans nga, tapos kasing edad ko sila until na nagbabayad pa sila ng student loans nila. Kasi nga mahal mag-aral ng college dito guys. Kaya it now makes sense sa akin, kasi way back college sa FEU, marami akong naging kaklase na they grew up dito sa US, pero umuwi sila ng Pilipinas para mag-aral kasi mas mura nga mag-aral sa Pilipinas kumpara dito ng college. Ha? So yun, kaya pala kasi mahal dito mag-college. Years to pay yung student loans. Yun, ewan ko ba, ang dami kong kilala parang nabaon dun. Seidel Lyrics, sir, how much magastos pag nag-EB3? Thanks! So according sa STILT, the visa petition fee was 700 back in 2019. So if you wanna opt for premium processing as well, the fee for it will be as much as $1,400. So for $1,410, a visa application fee may also be required if you come from overseas. And this will cost $345. On top yata yun. So, normally naman, hindi naman ikaw lahat mag-shoulder nito. May portion si employer mo at may portion ka din. So, yun. Dominados Gestorador. Wow.
An English dominant historian. Wow. Sir Vince, paano po kung nag-apply ng US Army ay maari po maging US citizen agad po? Dahil mga tito ko nasa US, nag-apply sila sa US military. At nakakuha agad sila ng green card o US citizen na agad. Hindi ko sure kung pwede kang basta-basta mag-apply sa military, ha? Alam ko may requirement yun na green card. Pero ito, tignan natin. Requirements for enlisting if you are not a US citizen. You do not have to be a US citizen to enlist in the military. But you may have fewer options. If you're not a US citizen, you must have a permanent resident card or yung green card nga. Or yun nga, also known as green card. Currently living in the US. So ayun po, kailangan at least green card holder ka or yun nga, permanent resident ka dito. Hindi pwedeng tourist. Dominado sa store door ulit. Sir Vince, kapag nagtatrabaho na sa US, paano po mag-rent ng apartment na mas mura na preso per month sa US para makapag-ipon para sa future? So madalas ko itong mabanggit sa mga previous vlogs ko. Dito, online-online, cellphone-cellphone na lang para maghanap ka ng apartment. Hindi na to yung parang panahon ng kabataan ko na kailangan susuyurin mo yung buong Kamaynilaan, ka-Amerikahan para maghanap ng apartment. Ngayon, hanap ka na lang. Merong website called apartment.com. Tama ba? Apartments.com, not sponsored. Merong mga filter dun based on location. Kunyari, gusto mo sa tingin tayo, ah. Kunyari, Chicago. Tapos pag sinerch mo, pwede mong i-filter. Pwede mong i-filter based sa kung saang neighborhood. Pwede mong i-filter ng ilang bedroom, pwedeng studio, one bed, two bed, ganyan. Ano pa ba? Ilang bathroom, tapos yung price range, pwede rin yun. So maraming filter doon. So ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, so sinerch ko yung Chicago and then maraming lumalabas. Wala pa akong sinerch ilang bedroom. So makikita nyo dyan, 2,000 or 2,000 to 14,000. That's studio to 3 bedroom dito yan sa condo na yan. Pwede naman tayo mag-filter. For example, gusto mo lang is up to 1 bedroom lang. Kasi kunyari, ayaw mo naman ng malaking apartment. So ayan, iba-iba na yan. Medyo pricey siya kasi syempre sa Chicago talaga. Mahal talaga pag nasa city. So ayan, nota mo, merong 1,400 yung studio. Tapos ganyan itsura ng building. May mas mura pa. Ito, 1,100. Studio to 1 bed. So, ganyan yung itsura nung... Ayan yung location. Ganyan yung itsura nung apartment. O, diba ang ganda? So, ay, lobat na ako, guys. So, yun yung pricing. Pag studio, 1,100. Palaki siya ng palaki, syempre. Kung gusto mo na may studio A, studio B. Depende yata sa layout nung apartment. So, yun. So, pwede kang pumunta sa apartments.com. Laro-laruin mo lang yung filter based on yung location, ilang bedroom yung gusto mo, ilang bath, kung may parking ba. Tapos, andun yung contact number nung mga apartment. So, yun. I hope nakatulong yun. Honey Lorente, Kuya Vince, ask ko lang about vaccine. Totoo po ba na mayroong specific brand ng vaccine na kailangan before entering US? Only po ba yung mga US-approved na vaccine? Yes! So, merong mga approved vaccines dito sa US. At kung wala ka dun sa list ng vaccines na yun, hindi ka makakapasok ng US. That started November 8 yata. Kapag yung vaccine mo is wala dun sa list ng approved vaccines dito sa US, hindi ka na pwede. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Happy New Year sa inyong lahat. If you finish watching this video without skipping, thank you so much. And sa mga nag-comment, maraming salamat. If you have any questions, suggestions, clarifications, gusto nyong topic, ganyan, comment down below. Try natin pag-usapan sa next vlog. Don't forget to follow me on my social media accounts and I will see you on my next vlog. Bye-bye. Ano yun?